Magandang araw sa inyo, mga tigapakinig. Panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman. Tunghayan natin ang kwentong pinamagatang The Excessive Judgment. Hindi ganoon kaunlad ang pamilya na mayroon ang babaeng si Abigail. Isa lamang normal na empleyado ang kanyang tatay, samantalang ang nanay naman niya ay nasa bahay lamang para asikasuhin siya. Kasalukuyan kasing nag-aaral sa sekundarya itong si Abigail sa isang pribadong paaralan, at kaya siya nakapasok doon ay siya lamang din ang may kagustuhan nito. May sapat naman silang pera para mabayaran ang kanyang tuition, ngunit minsan ay kinakapos din talaga sila sa mga pangangailangan nila dahil sa laki ng binabayaran nila sa eskwelahan ni Abigail. Noon kasi ay kinumbinse si Abigail ng kanyang mga magulang na sa pampublikong paaralan na lamang siya mag-aral. Ngunit nagalit nga si Abigail sa mga ito at pinagpilitan na ang eskwelahan kung saan siya papasok ay tanging sa pribadong eskwelahan lamang. Kaya wala na ring nagawa pa ang kanyang mga magulang para sundin ang gusto niya. Isang araw, habang nasa eskwelahan itong si Abigail, ay nakita niya ang isa niyang kaklase habang gamit-gamit ang isang magandang cellphone na noon pa niya gustong mabili. Sa mga oras na iyon, ilabis na nainggit si Abigail dito, kaya pagka-uwi niya sa kanilang bahay ay kinausap niya ang kanyang mga magulang. Ay, may bagong labas na cellphone ngayon, kaya bilhin mo iyon para sa akin ha? Hindi pwedeng nalalamangan ako ng mga kaklase ko. Sumagot naman ang tatay ni Abigail at sinabing, "Pasensya ka na anak, pero huwag na muna sana ngayon. Marami pa tayong bill sa bahay na kailangan nating bayaran." Ngunit, sa sinabi nga ng kanyang tatay ay nagalit nga si Abigail. "Hindi ba't kaya kayo nagtatrabaho ay para maging maganda ang buhay ko? Wes, bilhin nyo ang cellphone na gusto ko dahil kung hindi ay lalayas ako rito." Matapos ang ilang linggo kung saan nakasweldo na ang kanyang tatay sa trabaho nito, ay napakasaya talaga ni Abigail dahil nabili na nga ng kanyang tatay ang bagong labas na cellphone para sa kanya. Hindi rin kasi makayanan ng tatay niya ang ugali na mayroon itong si Abigail, kaya wala silang nagagawa kung hindi bilhin ang mga kagustuhan ng anak nilang si Abigail. Kinabukasan, habang nasa eskwelahan itong si Abigail, ay pinagyabang na nga niya sa kanyang kaklase ang binili sa kanya ng tatay niya. "Hoy, huwag mo nang ipagyayabang ang maganda mong cellphone ha, dahil ngayon ay mas maganda na ang cellphone ko sa'yo. Bagong labas pa ito, kaya walang wala yung cellphone mo sa cellphone ko." Napakunot na lamang ng noo ang kanyang kaklase at saka naman sumagot, "Anong pakialam ko sa bagong mong cellphone? Hindi ko naman pinagyayabang ang cellphone ko ha. Kapag may mga bago ka talagang gamit, Abigail, napakayabang mo na." Sa mga kaklase kasi nitong si Abigail ay wala na rin ang gustong makipagkaibigan sa kanya dahil sa ugali na mayroon siya. Ang kanyang mga klase na nga ang umiiwas sa kanya dahil sa pagiging isang maarte niya. Makalipas lamang ang ilang buwan ay napromote nga sa trabaho ang tatay nitong si Abigail. Kaya sa pagkakataong iyon ay mas lalo nga siyang yumabang, at dahil lumaki na rin ang sinesweldo ng kanyang tatay ay nagpabili nga siya ng nagpabili rito ng mga luho niya para ipagyabang sa mga kaklase niya. Pero isang araw naman ay nalaman ni Abigail na mayroong isang lalaking nagngangalang hari ang nagtransfer sa kanilang school at kaklase pa nila ito. Habang tinititigan ito ni Abigail, ay napapatawa na lamang siya dahil hindi naman daw ito mukhang mayaman at baka mayroon lamang itong scholarship
kaya ito nakapasok sa kanilang eskwelahan. Kinahapunan, habang papauwi na si Abigail, ay naiinis nga siya dahil naglalakad lamang siya. Bakit nga raw kasi hindi na lamang bumili ng sasakyan ang kanyang mga magulang para mahatid sundo siya ng mga ito sa kanyang eskwelahan. Pero ilang saglit pa, habang naglalakad si Abigail ay nakita niya ang kaklase niyang si Harry na kumakain nga sa isang karinderya. Agad itong nilapitan ni Abigail at pinagtawanan. Sinasabi ko na eh, hindi ka talaga mayaman. Ang poor mo naman dahil sa karinderya ka lang kumakain. Dapat ay umalis ka na sa school namin dahil mga mayayaman lamang ang pwedeng pumasok doon. Pero sa mga sinabi ni Abigail ay hindi nga sumagot ang kaklase niyang si Harry at nagpatuloy lamang sa pagkain nito. Kinabukasan ay muling naglakad si Abigail papunta sa kanilang eskwelahan. Pero nagulat na lamang siya nang isang napakagarang sasakyan nga ang dumaan. Kaya napahabol tingin talaga rito si Abigail. Maya-maya pa, nang makarating na siya sa kanilang eskwelahan, ay nakita niya roon ang magarang sasakyan na dumaan kanina habang naglalakad siya. Pero ang ikinagulat ni Abigail ay nang makita niyang bumaba rito ang kaklase nilang si Harry na hinusga niya kahapon at nilapitan siya nito. Hindi ba't pinagtawanan mo ako kahapon habang kumakain ako sa karinderya? Napakayabang mo pa habang hinuhusgan mo ako na akala ko ay napakayaman mo talaga. Pero kung mayaman ka nga, eh bakit nakita-kita kanina na naglalakad papasok dito sa eskwelahan? Wala ba kayong sasakyan para ihatid ka rito? Wala talaga akong balak na gawin ito. Pero sinasabi na rin kasi sa akin ng mga klase natin na napakayabang mo raw talaga at ako pa talaga mismo ang niyabangan mo. Kaya hindi ko na talaga ito papalagpasin pa. Sa pagkakataong iyon ay hindi nga talaga nakasagot si Abigail sa mga sinabi ng kaklase niyang si Harry. Nalaman ni Abigail na mali raw pala siya ng binangga dahil totoong napakayaman daw pala nito at higit pa na mas mayaman sa kanila. Kaya sa mga oras na iyon ay napahiya talaga siya at nakita niya na siya ngayon ang pinagtatawanan ng mga kaklase niya. Dahil nasaksihan nga ng halos lahat ng mga estudyante sa eskwela na iyon ang nangyari sa kanya. Magmula noong mangyari iyon kay Abigail ay grabing pagkahiya na talaga ang nararamdaman niya sa tuwing pumapasok siya sa kanilang eskwelahan. Nagsilbi talaga itong aral para sa kanya dahil nakahanap nga siya ng katapat niya at doon na rin talaga siya natuto sa mga pinaggagawa niya. Dito na nga po nagtatapos ang kwentong pinamagatang The Excessive Judgment.